Test, yung isa. Pangalawa. Check, hey, test. Hey, hello. Hey, medyo low. Check, medyo nagdapat yung ating poses. Hey, check. Check, check, check. Hello mga ka-video. Kaya tumuli tayo sa ating panibagong video. Para sa mga mahilig mag-live, para na rin sa request ni Sir Martinez Edralin. Okay, ang request niya kasi is paano daw i-connect, paano daw i-connect si V8. Ayan, si V8 sa ating video, okay. Okay, habang nagbibideo, okay tayo, pwede tayo mag-live gamit ang ating V8, okay? Ito yung ginagamit natin mga mahilig mag-live. Okay, habang kumakanta, yung inyong audio is diretso sa ating V8 and then diretso sa ating cellphone. Okay? Ito yung ating V8. Para mas malinis yung inyong audio, ito ang ating ginagamit sa ating live at maganda na rin yung kanyang vocal. So ngayon, ang idedemo natin is kung paano natin papapasukin yung ating video, okay? Dito sa ating V8. Okay? From player and then amplifier. Out ni amplifier pupunta sa ating V8. Out. Okay, pwede tayong kumuha ng record out sa ating amplifier. Kung merong record out yung inyong amplifier, yung mga RCA. And then ipapasok natin siya sa pwedeng dynamic microphone. And pwede ring music. Okay, kaya lang sa music natin is iba yung pansaksak niya, USB. Or yung pang sa cellphone charger, ganyan. And then, kadalasan kasi ngayon is wala tayong connector na ganyan. From RCA to USB, nakagaya nito. Okay. Ito yung ating pansaksak sa ating music para sa ating V8. So, wala tayong connector para sa RCA and then ito. Kaya yung ating sa USB charger. Sa ating USB charger. Para may pasok natin yung out ng ating amplifier from record. RCA kasi siya. Sa ating amplifier and then para magamit natin yung ating music, kailangan nga natin ng connector na ganito. USB connector or charger sa ating cellphone and then RCA. Nakagaya nito, RCA, okay? So wala tayong ganun, kailangan natin mag-DIY para makagamit ng ganun na connector. So ngayon, ang gagamitin natin dahil wala nga tayo nun is, dito tayo mag-i-input sa ating mic input, sa ating dynamic input, okay? Ito yung ating input sa ating microphone from amplifier. Okay, record out. And then yung ating RCA. Pwede naman jack lang siya. Kaya lang, ito yung ating available. RCA, and then jack natin. Kung saan nakakabilin ito mga ka-video, okay, is sa electronic shop. Okay, jack. Okay, pang-adaptor natin sa ating RCA. And then yung ating V8. So ito nga yung ating V8. Ayan, ito makikita nyo sa inyong V8. Meron siyang mic volume. Echo. And then, meron din siyang treble at bass. Record at monitor. And then, music. Okay? Ito si V8. Ito yung kanyang power. Ayan. Marami siyang effects. Okay? Kung nakagamit na kayo nito, marami siyang mga effects. Mga ginagamit ng mga nagla-live. Okay? And then, meron din siyang mga echo. Maganda siyang gamitin pang kanta. Okay? So, ngayon, hindi naman tayo kakanta. Ipapakita ko lang sa iyo or idedemo ko lang kung paano siya gamitin, kung paano siya i-connect sa ating video, okay. Okay, connect na natin sa ating video okay player at ng ating amplifier, si V8. So, meron tayong player. Ang player natin is Hyundai Pro N. And then, ang ating amplifier is Sakura 733. Okay, dito na lang tayo sa likod, hindi natin kailangan sa harap. Okay, ito yung normal na setup natin sa ating video, okay. Out ng ating player. Okay, ito yung ating setup sa ating video okay player. Ito yung kanyang input sa ating player. So, meron tayo ditong output. Meron ditong line out at record. Okay, silipin natin. So, ito yung ating amplifier mga ka-video. Okay, kukuha tayo ng output sa ating record. Ayan. Ibig sabihin record, output siya. Okay? Ibig sabihin output siya, ayan, output, audio. Audio output. Record tayo, kukuha ng out. Pwede rin sa line. Okay, pero mas maganda dahil record nga tayo. Magre-record tayo sa ating cellphone. Kaya dito tayo sa record tayo, kukuha ng output. And then ito yung ating input from CD player or DVD player. So, ito yung ating RCA.
Yan, RCA papunta to ng ating cellphone or ng ating V8. Ito yung supply natin sa ating V8. And then gagamit tayo ng Y. Ayan. Para maging stereo siya. Gagamit tayo ng RCA Y na male. Ayan. Female and male. Y. RCA Y. Male and female. Okay, ito yung ating RCA. So, ayan na siya. Lagi na yung dalawa yung kanyang output. And then, sasaksak natin sa ating record. Para magkameron ng audio yung ating V8. So, ito na nga mga ka-video. Okay, nalinya na natin. Ito yung ating... Ulitin lang natin. Ito yung ating linya from amplifier. RCA. And then, dinagdagan lang natin ng jack. Okay, para maisaksak natin sa ating V8. Dahil wala tayong pang connector sa ating music. Okay, yan. So, ginagawa natin to mga ka-video. Okay, para yung audio ng ating video, okay, may pasok natin sa ating live. Okay? So, ito yung kanyang linya. Live 1 tayo nakasaksak and then sinaksak natin sa ating cellphone. Ayan, 3.5 jack. Kung iPhone ang cellphone nyo, hindi pa pwede to dahil jack nga siya. Kailangan yung gumamit ng pang-adaptor dito para maging compatible sa inyong cellphone yung ating pansaksak. And then yung ating microphone nakasaksak sa ating amplifier or player. Okay? Hindi nyo na kailangan magsaksak dito ng microphone dahil yung ating microphone is nakarekta sa ating amplifier or player. Kung saan nyo sinasaksak yung inyong microphone sa video, okay? Doon nyo na lang ilagay. Hindi pa pwede sa V8 natin dahil nga nakasaksak na yung ating input sa ating microphone. Okay, kung ano yung setup nyo sa ating sa inyong video, okay, yun na yun. And then, ito lang idadagdag nyo. Ayan. Basta kukuha lang kayo ng output kay record. Record, output, and then V8. Okay, hindi tayo makakapag-testing ng music mula sa ating player dahil mahirap na makapiright. Magsa-sound check na lang tayo sa ating setup. Okay, ito yung ating live. Sasaksak natin yung ating microphone sa ating amplifier. So, ito yung ating harap ng ating amplifier. And then, ang ating player. Okay. Ayan yung ating setup sa ating live. Syempre, soundcheck muna natin ating microphone. From amplifier. And then meron tayong mic, speaker out. Check, 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 check. Hey, test. Check. Hey, hello, check. Test. Hey, hello, check. So, itong tunog na to is galing sa ating amplifier. Okay, and then pagganahin natin ngayon si V8. Okay, i-on na natin. So, ayan siya. So, ito na may power na si V8. And then, i-on na natin yung ating live. Okay, ayan, yung ating live. So, ito yung ating video. Naka-live na tayo. Or, pipindutin pala natin ating live. Okay, ayan na siya. Pindutin natin live. So, ayan, naka-recording na tayo mga ka-video. Okay? Naka-live na tayo niyan. And then... mag-sound check tayo. Check, hey, test. Hey. So, habang nagsa-sound check tayo, dapat is pumapasok yung ating audio dito sa ating cellphone. Dapat is naka-line in yung ating audio. And then, try nating magpindot ng sound effect dito sa ating V8. Okay? Ito yung mga effects niya. Ayan, meron siyang loud tawa. And then, cheer. Okay? Check, 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 check. Hey, check. Test. Hey. So, pakikinig ko sa inyo yung reverb or echo ni V8. Check, check, hey, test. Hey, hello, check. Check, check, hey, test. Hey, hello, check, test. So, yan yung echo niya kapag kumakanta kayo. Check, hey, test. Ito yung isa. Pangalawa. Check, hey, test. Hey, hello, hey. Medyo low. Check, medyo nagdapat yung ating voices. Hey, check. Check, check, check. Kaya pitch. Hey, check, test. Hey, 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 check, 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 check. Hey!
Hello, check. 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 In mixture. So, mga kabijore, hindi nyo naman kailangan ng echo or reverb kapag naka-line in tayo sa ating amplifier dahil medyo gugulo yung ating music. Dahil hindi naman kailangan ng effects or echo ng ating music dahil gugulo lang siya. Okay? So, kung gagamitin nyo siya pang line in or naka-recta tayo sa ating amplifier is dapat is naka-normal. And then, dapat is naka-volume yung ating record para pumasok sa ating live. Okay? Ang volume ng ating record is nasa medyo mataas siya. Alas 5, halos makatodo yung ating volume sa ating V8. Okay? Importante yung naka-volume yung ating record para malabas, para malakas yung ating audio sa ating live. Okay? Check. Ito yung kanyang mga sound effects. Check. Ayan. Meron ding keys. Check. So ayun mga kabidyo, okay. Hindi nyo magagamit yung ating effects dito habang kumakanta kayo dahil pati yung song na papasok kay V8 is mag-iiba rin yung kanyang sound. Okay? Kaya, kung gagamitin nyo si V8 pang live is, hindi nyo kailangan gumamit ng effects. Pinakinig ko lang sa inyo yung nagumagana yung ating V8. Okay? Kailangan naka-normal lang yung inyong input from V8. Check, hey, test. Hey, check. Check, hey, hello, test. Check, hey, test. Check, hey, test. Hey, hello. Check, test. At yan ang mga ka-video, okay yung ating setup sa ating pang live. Kung gusto nyo mag-live, ayan, gamit ang V8 at nakarekta sa ating video, okay, ganyang setup na ang ating kailangan. So, ito na nga kabidyo, okay, itong V8 na to is pwede rin natin gamitin na parang mixer. Okay, dahil meron siyang output. Ayan. Pwede kayong kumuha ng output sa ating headset papunta sa ating amplifier. Input. Meron na kayong magandang music niyan. Okay. Ayan si V8. Ito nga si V8. Ayan, ganito lang siya kalit. Ang price nito mga kabidyo, okay, is umabot siya ng 800 or 1,000. Yan yung price niya. 800 pataas. Sa online shopping. So, ito yung ginagamit ng mga maiilig mag-live or yung mga nagla-live band sa mga Facebook account nila. Ito yung kanilang ginagamit. Ito yung isa sa mga ginagamit nila para maging maganda yung kanilang audio out sa kanilang Facebook live. Okay? At hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, sana ay may napulot kayo kahit konting technique muli sa ating video ngayong araw na to. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo. At maraming salamat at hanggang sa...